ating BRP Teresa Magbanua, mga kababayan, bumalik na po sa port. Ito yung barko ng ating Philippine Coast Guard na ilang beses na binangga ng Chinese Coast Guard po. Naka-deploy siya sa Eskoda Shoal. Ngayon, bumalik na siya sa port. Ito siya. Sabi dyan, BRP Teresa Magbanua leaves Eskoda Shoal, sabi ng analyst. Ito, parang mali yung pakagawa ng headlines ng Manila Bulletin. Sabi rito, mission accomplished, BRP Teresa Magbanua returns to Philippines. Bakit return to Philippines? Eh, yung Eskoda Shoal, parte ng ating exclusive economic zone. Ang tamang term siguro po, returns to port, Port of Palawan, mula sa Eskoda Shoal, hindi return to the Philippines, return to Philippines. Kasi lumalabas, hindi ninyo nare-recognize na sakop siya ng ating exclusive economic zone. But anyway, yung official statement, mga kababayan, ng Palasyo Malacanang, return to port. So, ibigay ko muna sa inyo, mga kababayan, yung kwento before nating pag-usapan. Kasi grabe na naman po ang pag-atake ng mga bases ng ating gobyerno. Kapwa nating mga Pilipino, tuwang-tuwa sila. Kasi iniinsulto nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang tingin nila dito sa pag-withdraw, pag-pauwi sa ating Coast Guard, it's a surrender of our territory. Wala man pong ganun. Yung area po, within the exclusive economic zone, hindi ko mo umalis muna doon, mga kababayan. Yung ating Teresa Magbanua, sinurrender na natin yung ating karapatan sa lugar. Tama po, masyadong advanced ang inyong mga pag-iisip. Full of negativities. Basta lang kayo may maiatake sa ating gobyerno. But anyway, ibigay ko muna sa inyo, mga kababayan, yung kwento to counter the propaganda ng mga taga-nausog. So sabi po rito, BRP Teresa Magbanua sails home to recharge after critical mission, sabi po ng National Maritime Council. So sabi dito sa report ng Manila Standard, after more than 5 months of steadfast service in the West Philippine Sea, the BRP Teresa Magbanua is returning to its home port. Sabi po ng National Maritime Council, kanina lang po, National Maritime Council Chairperson Executive Secretary Lucas Bersamin described its movement as repositioning to allow the vessel to address the medical needs of its crew in undergo much-needed repairs. BRP Teresa Magbanua was deployed in Eskoda Shoal with her crew surviving on diminished daily provisions, sabi po ng NMI, sabi ni Bersamin. So, pinasalamatan ni Bersamin yung mga crew natin nitong Teresa Magbanua. He indicated plans for its resume its duties in guarding the contested shoal once it gets back in shape. So this repositioning will allow the Magbanua to address the medical needs of some of her crew, undergo needed repairs, and allow her crew to enjoy a well-deserved furlough and reunion with their loved ones. So sabi po ni Bersamin, after she has been resupplied and repaired and her crew recharged, she will be in tip-top shape to resume her mission along with other PCG in the Armed Forces of the Philippines assets as defenders of our sovereignty. So wala man po, mga kababayan, na sinasabi na sinurrender na natin o bumahag yung buntot natin kaya umalis yung ating Teresa Magbanua doon. O yan po yung official announcement na pinalabas ng Palasyo Malacanang kanina lang po. So sa latest pong balita ngayon, nagkailang minuto lang, ito na po. Sabi, dumating na po sa Palawan yung mga crew. BRP Teresa Magbanua arrives in Palawan with the high
dehydrated sea crew. Ayan nga po. Nagka-stretcher na po yung ilan kasi may sakit, nagkasakit. Ayan po. Ayan yung ating mga magigiting na crew ng Teresa Magbanua. Ayan po siya. Oh. O ngayon, ano yung official statement po mula sa ating mga authorities para makaiwas po tayo sa mga haka-haka na kwento na punong-puno ng malisya at paninira na imbes mga kababayan isupport yung posisyon ng ating gobyerno, iniinsulto pa nila. Ito yung ugali ng mga pro-China, na mga taga-nausog. Yung mga supporters po ni Digong, ni Inday, wala man pong iba dito mga pro-China na napakasasama ang ugali. Saan ka puluti na isa kang Pilipino pagkatapos nandun ka sa side ng api sa atin, ng bubuli sa atin, imbis isupport yung ating mga authorities, isupport yung ating mga sundalo, isupport yung ating Philippine Coast Guard na nagpapakahirap para bantayan yung ating territory, iinsultuhin pa nila, sasabihin na duwagan niya. Para gusto nila kasi siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang gusto nila, ilok-lok si Inday. Ganon mga kababayan, yung propaganda ng China, yun ang kanila pong pinanghawakan. Yun ang kanilang sinusulong. Napaka-traidor na mga taong yan, mga kababayan. Kaya huwag kayong nakikinig sa kanila, sa kanilang mga propaganda. Sila yung mga makabagong makapili, mga kababayan. So ito ang kwento na pinalabas ng ating Philippine Coast Guard. Several factors anya force BRP Teresa Magbanua to return to port. So sabi dito, the Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua was compelled to return to port dahil po daw sa unfavorable weather conditions, lack of daily supplies and structural damage due to August 31 ramming incident in the West Philippine Sea. So napuwersa sila, they were compelled kasi masama yung panahon. Baka pati nga yung mga Chinese vessels, mapilitan din silang bumalik, umalis doon kaysa malunod sila doon. Tama po? Kaya ninyong Kaya ninyong, baka itong mga nang-insulto sa ating Philippine Coast Guard, baka gusto ninyong kayo ang pumunta doon at sagupain ng masamang panahon. Napakasasama ng ugali ninyo. Bakit? Kayo ba'y mga superman kayo? Kahit yung China or any country for that matter, pag force of nature na, kailangan mong magpasiguro kasi it will be a disaster sa ating mga crew. So yun ang dahilan mga kababayan. Hindi yan ang nangangahulugan na hindi na tayo babalik doon. At hindi nangangahulugan na sinusoko natin yung ating claim, yung ating posisyon, yung ating right dito sa ating exclusive economic zone, dito sa Escoda Shoal. Yan ang dapat maintindihan po ninyo. Yung mga napaka-yayabang, mag-volunteer kayo as a replacement. Kayo ang magpunta doon. Tapos, kahit tumama yung masamang panahon, magbagyo, dyan lang kayo. Huwag kayong aalis dyan. Napakasasama ng ugali ninyo. Imbis intindi ninyo ang kalagayan ng ating mga members ng Philippine Coast Guard, i-support natin, moral support man lang, kayo pa yung nang-iinsulto, tatawagin ninyo na mga duwag man palaan niya, umalis din doon. So sabi po ni Commodore J. Tariela, Coast Guard spokesperson para sa West Philippine Sea, this is a new statement after or revealed this statement after National Maritime Council Chairperson and Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed that the vessel already left Escoda Shoal earlier Sunday. Dumating na nga po sa Palawan. Sabi po sa post ni Tariela sa ex, formerly Twitter, while committed to her mission at Escoda Shoal, BRP Teresa Magbanua was compelled to return to port due to unfavorable weather conditions, depleted supplies of daily necessities, and the need to evacuate personnel requiring medical care. Kasi
Nagkasakit na yung iba, dehydrated na po. This has been further complicated by the structural damage niya to the vessel resulting from the deliberate tramming by the China Coast Guard noong August 31. Tariela likewise commended BRP Teresa Magbanua, a personnel who have been in the Shoal for over 5 months. Sabi po niya, their steadfast presence niya has played a crucial role in countering illegal activities that threaten our maritime environment and thwarting attempts by other state actors to engage in surreptitious reclamation in the area. So sabi niya, the Philippine Coast Guard is firmly committed and determined in protecting the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, including in Escoda Shoal that lies well within the Philippines' exclusive economic zone, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 Arbitral Award. Ngayon, ang sinasabi nila, bakit niya hindi walang replacement before na umalis? Yan ang kini-question nitong mga pro-China. Mas marunong pa kayo sa ating mga authorities? Ayanin nyo magdiskarte yung ating mga authorities. Ayanin nyo magdiskarte yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Mas magaling kayo sa military strategy, sa ating mga security officials. Ang yayabang ninyo, yung leader nga ninyo, gusto nang gawing province yung ating buong bansa. Iyan ang pinagmamalaki ninyo. Buti, yung ating Pangulong Bongbong Marcos naninindigan, pero ayaw naman niya, isubo tayo sa gira. Kaya may mga repositioning na ginagawa. Parang sa chess, may paabante, may paatras. Parang sa boxing, hindi lahat puro atake. Itanong pa ninyo kay Pacman. Di ba ganon sa boxing? Aatake ka, aatras ka. Tactical retreat. Pag sa military operations po, ang tactical retreat, hindi po yon ibig sabihin surrender. It is a repositioning. And in fact, that is the term used by Executive Secretary Lucas Bersamin, repositioning in order to adapt a more favorable position. Ganun po, mga kababayan, mas magaling pa kayo sa mga magagaling dito sa Pilipinas. Yung leader ninyo, wala mang nagawa na infiltrate ng buong Pilipinas. O, tingnan ninyo, sa kanyang administrasyon, nagkaroon tayo ng isang Chinese mismo, pure Chinese na mayor, si Alice Go. Oh. Baka nga, related pa ito kay Rodrigo. Oh. dating Pangulong Rodrigo. Yung kanyang sap, Bonggo. You see, huwag kayong nakikinig sa propaganda ng mga enemies. Kasi ang inaadapt po nila na strategy, the old strategy, divide and conquer. Gusto nilang i-divide tayo pag watak-watakin. And using traitors of our country. Ito na yung mga naririnig ninyo na imbes sumuport sa ating gobyerno, sinisiraan pa yung ating administrasyon. Pero they are claiming to be Filipinos, but they are on the side of China. Tapos ang page pa nila, mali natin ang Pilipinas. Matindi po, mga kababayan. Ngayon, as usual, bumira na naman po ng propaganda laban sa atin yung China. Pero pakinggan natin. Pero basagin natin afterwards. Oh, ito yung sinabi agad ng China. Palabas sila ng statement. China insisted that BRP Teresa Magbanua, which left the Escoda Shoal and returned to home port on Saturday, September 14. Hindi po Saturday, ngayon lang po. Sunday, mali ito. Illegally stranded on Chinese territory for months.
Chinese territory daw itong Skoda Shoal. Yan ang claim ninyo. But your claim is not recognized by the international community kasi may desisyon na po yung UNCLOS. Yan ang dapat na maintindihan po natin. Any translated statement posted by the Chinese Embassy in Manila on Facebook, Beijing warned the Philippines anew against inciting speculations in infringing into its territory. Kahit anong klase ng definition po, hindi ninyo teritoryo ang Skoda Shoal. Napakalayo ninyo. Yan ang mga ugali ninyong mga Chinese. Kaya nga, lagi kong sinasabi mga kababayan, mag-ingat tayo sa strategy ng mga Chinese. Kasi, ang ginagawa nila sa buong mundo, kahit doon sa boundary ng India at China, yung mga lugar, pinapalitan nila ng pangalan. Chinese name. Pagkatapos, kanila na. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat ibawal natin dito. Kayong mga senador, ibawal natin dito sa Pilipinas ang pagpangalan ng mga Chinese sa ating mga lugar. Nandiyan sa Manila, Chinatown. Tapos lahat ng mga Chinese characters na ang nakalagay ay pagdating ng panahon, mga ilang dekada at siglo, mga kababayan, pag hindi naturuan ng tamang history ang ating mga next generation, ikiklaim na yan ng China. Amin na niya ito, nakita mo niya pangalan, Chinatown. Yun ang style ng mga Chinese. Yun ang ginawa nila doon, mga kababayan, sa Arunachal Pradesh, sa India po, na boss kiniklaim ng China at India. Pinapangalanan nila ng mga Chinese names. Tapos, kanila na. Ganon ang style ng China. Mag-ingat po tayo. Ito po yung balita galing sa Time Magazine, Newsweek. US reacts after China renames neighbor's territory. Yan na lugar na yan. Yan o. The US strongly opposed China's renaming of 30 locations inside India's Arunachal Pradesh as Beijing's push to further its territorial claims in escalating tension between the two Asian giants. Sabi dyan, China's Ministry of Civil Affairs on March 30 issued standardized names of places in Mandarin in Tibetan for locations inside Arunachal Pradesh. The list of 30 names included places with rivers, mountains, a lake, and residential areas. Kaya mag-ingat po tayo sa strategy ng mga Chinese. Tutulong-tulong yan. Kaya tama yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi na po itinuloy yung mga projects sa Mindanao. Unang-una, hindi man talaga po natuloy. Kasi nga po, because of the change in foreign policy natin, na hindi na tayo dikit sa China nang manalo yung ating Pangulong Bongbong. Kasi yun ang agenda nila. Tutulong-tulong sa atin sa mga investments, kung ano mga infrastructure projects, pero may string attached pala. Naka-attach dito sa issue ng West Philippine Sea. Dapat hindi tayo lang magre-reklamo. Hindi tayo i-imik sa kanilang pagsasamantala, pangangamkam ng hindi sa kanila. Kaya nga po, nagsasagawa ng investigation yung ating Quadcom, kasama po yung kanilang pamimili, mga Chinese, na mimili na mamakyaw po ng mga kalupaan dito po sa ating bansa. Yung Quadcom, yun ang nireveal po ni Congressman Barbers. Huwag tayong pauuto sa kanila. So balikan natin itong kwento dito. Yung statement mo ng China. China Coast Guard spokesman Liu Dijun said that since April 17 daw, yung Coast Guard natin had been illegally stranded on China's Xianbin Reef for nearly 5 months anya. During this period, China took control measures against ship 9701 in accordance with law
in the Philippines, repeated attempts to organize force replenishment failed at about 1400 hours on September 14. V-9701 evacuated China's Xianbin Lagoon. Sabi sa kanilang statement, China stressed that BRP Teresa Magbanua's presence in actions are serious violations of China's sovereignty and of the declaration on the conduct of parties in the South China Sea. So tayo pa, madaling sabi mga kababayan, ang inaakusa na nag-violate tayo ng kanilang sovereignty, when in fact, malinaw sa UNCLOSE po, it is within our exclusive economic zone. Eh wala ta, huwag kayong papayag po sa paulit-ulit na ini-spread nila po na kasinungalingan, kasi yon po ang strategy ng China. Paulit-ulit sila na nagpapakalat ng kasinungalingan para masanay po tayo na tanggapin na totoo yung kanilang kasinungalingan. Communist ko po siya. Communist propaganda. Yung style po ni ano, yung Nazi propagandist na si Joseph Goebbels. Sabi niya, repeat a lie often enough and it becomes the truth. Ganon ang paniwala nila. Nagkakaroon niya ng illusion, ibig sabihin noon. Hindi man talaga na ang kasinungalingan, pag ulit-ulit mong sinabi, nagiging totoo. Kasinungalingan pa rin siya. Pero sa tao na nagiging biktima ng kasinungalingan, tinatanggap niya na parang totoo na. It creates an illusion of truth. Kaya beware kayo sa style ng mga Chinese. Mahilig silang magsinungaling. Kaya po, nakita ninyo yung mga supporters ng China rito. Lahat sila mga sinungaling. Paulit-ulit lang at tanggap na nila. Pinatiniwalaan nila yung kanilang kasinungalingan. Yung mga pro-China politicians dito, aral po sa China, idol nila yung China, okay lang sa kanila yung magsinungaling. Political strategy nila, communist propaganda. So tama po, para safe po tayo, hindi kayo makonfuse, makinig tayo sa official announcement and positions ng ating gobyerno, ng ating administrasyon. Pag tayong pabibiktima po sa panluloko ng China sa atin, na suportado ng mga politiko na pro-China, at ng kanilang mga minions na mga nausog vloggers. Tama pa? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matawa sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.